Good afternoon, guys. So this video, ang i-share ko naman sa inyo yung energy conservation program ng building namin. Ma-share ko na rin, meron kasi tayong Republic Act 11285 o so ito yung tinatawag na Energy Conservation Efficiency Act. So ito so, sa mga nire-require ng ating government na magkaroon tayo ng energy program sa isang building. So, minsan kasi dyan, meron tinatalaga dyan na ano, sa isang building, kailangan daw magkaroon ng energy manager o yung energy conservation manager o energy conservation officer. So, isa dito sa building, wala pa. Pero, ang program namin, magkaroon ng energy conservation. So, itong video na ito, i-share ko sa inyo kung ano yung programa namin para makatipid sa kuryente. Number one, pagdating sa elevator, meron kaming apat na elevator dito. Bawat side A, side B. Sa side A, isang elevator lang pinapagana namin. Then sa side B, isang elevator lang din. The following day, alternate sila ng gamit. So, yun isa sa program namin sa elevator para makatipid kami. Dahil isa sa impact ng malakas ang konsumo, yung paggamit ng up and down ng elevator. So, yun, hindi naman nagkakaroon ng congested sa paggamit dahil medyo hindi naman gamitin yung elevator namin. Hindi sila masyadong bumababa at taas ng mga tao dito. So, yun ang ginagawa namin is na isa sa programa. Pangalawa, pagdating sa ilaw, medyo bihira yung gumagamit ng mga programa dito sa ano, maliban doon sa naka-sequence yung ilaw mo sa isang area. Sequence meaning naka-alternate yung ilaw mo. Ngayon dito sa area ko na to, dito kayo itutur sa aking parking area. So dito naka-sequence yung ilaw namin. So yun nga sabi ko. Yeah. Nakabukas, tapos nakapatay, then nakabukas ulit. Oh, maulan na pala. Oh. Ngayon ay Friday, August 26. Maulan. Umulan na naman. Yari ako, basa ako mamaya na ito. Pag hindi pa minto na alas 5. Going back. So, itong program na to, maliban sa sequence ng ilaw niya, yung naka-LED na kami, ang ginagawa ko pa, pero focus ko sa management, from ordinary LED, palitan natin ng LED with motion sensor. So, nung nakita na, nung pinresent ko sa management, yung video na ginawa ko na since parking area nga to, so ang dumadaan ay usually mga sasakyan, kung madidetect ng ilaw pag may dumaan ay mag-trigger yung malakas na ilaw niya. So, nung pinresent ko, umilaw siya, nag-trigger siya, so sabi, sige, go tayo dyan, palitan lahat ng punditong ilaw, then staggered tayo doon sa pagpapalit. So ngayon, nagpalit na kami ng mga from ordinary LED to with motion sensor. So papakita ko sa inyo yung nasabi ko with motion sensor. Yung with standby na ito, ang standby wattage ng motion sensor na to, 3 watts. So para nakadim-dim light siya. Then pag dumaan yung sasakyan mo, from 3 watts to 18 watts siya. So, papakita ko sa inyo yung pagka-dim light niya. So, dito tayo. Bababa tayo ngayon sa parking area na to. Nakapatay, itong isa. Makikita nyo yan, hindi mo na ako papasok, baka kasi mag-ilaw. Nakadim lang yan, kala nyo, maliwanag, pero dim lang siya. Ngayon, pagdaan ko, yun, bumukas na siya. So, ang laking advantage niya kasi kala mo nga maliwanag na kagad eh. Pero hindi pa pala, dim light lang siya. Pero dahil sa maliwanag na nga siya, so advantage pa yun, naradagdagan pa yung liwanag niya dito sa building namin. So, dito ko yan nilagay sa driveway, syempre sa mga parking slot ng mga sasakyan. Actually, hindi lang ito yung nilagyan namin ng ilaw.
the whole fire exit namin, since na nakabuka siya 24/7, from 38 down to ground floor. The whole fire exit, total of 160 pieces. Lahat yon naka LED with motion sensor. So, as a building administrator, kailangan talaga natin makapag-isip ng mga programa para makatipid tayo sa kuryente, lalo na number one nga sa kuryente, number two syempre sa tubig. So ito yung isang advice, ito yung isang ikatutuan ng management pag nakatipid ka sa mga gastusin mo sa building. So pababa tayo ngayon dito sa parking namin. So dito ko kayo tinur dahil ito yung halos nilagyan ko ng ilaw na with motion sensor. So yun guys, sana itong program na to, itong ginagawa kong program sa building na pagpapalit ng with motion sensor na ilaw, pwede rin yung ma-apply yan, I think, sa bahay natin. Na kung saan meron kayo lagi nakabukas na ilaw na kailangan talaga lagi, eto pwede nyo ilagyan to ng gantong klaseng ilaw na to. Para pag walang tao, naka-standby lang siya ng 3 watts, at pag may dumaan, yun, iilaw siya ng 18 watts. So, just in case, magka-interest kayo na kung saan to nabibili, please comment lang para matulungan ko kayo na kung saan to pwedeng mabili na gantong ilaw. Ting ang bili ko dito dati 350, ngayon nagmahal siya nung nag-pandemic, naging nasa 500 na siya per piece. Pero with 1 year warranty to eh. So worth it pa rin talaga. So yun. So guys, salamat ulit. Please like, follow sa aking Facebook and YouTube channel. Salamat sa aking mga subscriber. Thank you.